Peace be with you, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Isang mabiyayang pagninilay pong muli, mga kapatid, saan man kayo naroon. Manalig muli tayo na tayo kakatagpuin ng Panginoon sa pagninilay natin ito. Nasa abroad man kayo o saan man bahagi ng Pilipinas, manalig po tayo na kapiling natin ng Diyos. Magkakalayo man tayo, ay makatitiyak tayo na sa Panginoon ay hindi sagwil o hindi sagabal ang distansya. Kaya muli, magnilay tayo mga kapatid at simulan po natin tumuli sa isang prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God, sa ngalan po ng anak na sa Jesus, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagsusumamo po kami at nagmamakaawa sa iyo na muli, i-bless mo po Panginoon ang aming pagninilay, kalugdan mo nawa ito o Diyos, ano man ang aming mga pagkukulang, nawa o Lord, sa mga sandaling ito, alang-alang Panginoon, sa pananampalataya ng bawat isa, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipatawad mo po ito sa amin at pagindapatin muli kami, Panginoon, sa mga biyaya mo na inihanda mo noon pa man, Panginoon, para sa araw na ito. Inaangkin po muli namin, Panginoon, ang malayang pagkilos ng iyong grasya, ng iyong habag, ng iyong awa, ng iyong biyaya para sa lahat, lalo sa mga may karamdaman at mga dumaraan ng mga pagsubok, problema, at sa mga kapatid naming nangangailangan o Diyos. Ama, inaangkin po namin muli. Ikaw ang magwawagi, Ikaw Panginoon ang magtatagumpay muli sa plano mong ito. At ito po inaangkin na namin sa pangalan po ng iyong nakas Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas na kaysa mong naghahari at ang Espiritong Banal noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Okay, mga kapatid, tayo po magnilay mula sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Matthew chapter 6 verses 5 to 8. Sabi dito, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, mga kapatid, tandaan po natin, muli ang Panginoon. Ako, ito, answered prayer na naman tayo ngayon kasi ang didiscussin natin, ang ating pagninilayan ay tungkol sa panalangin. Nagdadasal ba kayo? Tanong, pag nagdadasal ba kayo, pasado yan kay Lord? Dapat hindi lang pasado yung ating dasal, kundi very good. Kaya yung ating pagninilayan natin ay pamamagatan natin ang prayer na very good kay Lord. Yan. Ang prayer na very good kay Lord. Yan. Okay, mga kapatid, ha? Pagnilayan po natin ito at nawa, mamaya pananalangin natin ay muli kalugdan ng Panginoon yung ating prayer sapagkat pasado sa Kanya. Hindi lang basta pasado, kundi very good. Excellent. Yan. Amen? So, makinig tayo mabuti at bukas muli natin ang ating puso, ang ating kaluluwa, yan, ang ating kaibuturan upang sa gayon ay walang masayang sa mensahe ng Panginoon at maiayos natin yung ating relasyon lagi sa Panginoon sa pamamagitan ng isang sa pagninilay na ito at pagsasabuhay ng isang panalangin very good kay Lord. Amen? Okay. Nawa, after this, ay mahalin natin ang pananalangin. Ano? Isabuhay natin lagi at lagi natin kasabikan. Okay. Ngayon ay ito po mga kapatid ang dapat nating tandaan kapag tayo magdarasal. Mayroong ipinakita sa akin ng Panginoon na limang bagay na dapat nating laging tatandaan pag tayo nagdarasal. Number one ay ito. Naghahanap lagi ang Diyos ng isang personal prayer.
personal, very personal. Hindi lang basta personal, kundi very personal. Kaya nga doon sa ating binasa, sabi, kapag, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. Yan ang gusto ng Panginoon eh. Hindi naman ibig sabihin ay pag tayo ay ang ibig sabihin po niya na hindi literal na ano, hindi literal yan na papa, magdadasal ka lang kapag ikaw ay magiging okay lang sa Panginoon kapag ikaw ay papasok ng silid at isasarado mo ang pinto. Hindi, ang ibig sabihin doon eh, gawin natin itong very personal, yung barabagang wala kang nakikitang iba, wala kang anumang nakikita kundi siya lamang ang nakikita mo. Ini-imagine mo na kahit hindi mo siya nakikita, nariyan siya sa iyong harapan at kinakausap mo siya ng talagang very personal. Amen po? Puso sa puso, ika nga. Talaga, talaga yung madadama mo na hindi siya malayo, kundi andyan lang sa katabi mo. Amen. Next is ito. Isang dapat parating tandaan kapag tayo magdarasal, ang Diyos ay laging nakatingin sa ating puso at hindi sa ating uso. Ang Diyos ay nakatingin sa ating puso at hindi sa ating uso. Oh, 'di ba sabi niya doon, wag niyong natularan yung mga hintil nung araw, mga kapatid na dasal sila ng dasal, dinadamihan nila yung kanilang sinasabi, ano, binibigkas. Tandaan po natin, hindi diyan merong magandang magdasal, talaga naman ikaw ang nabibless pag narinig mo. Pero hindi po ibig sabihin nun ay very good na yung kay Lord. Amen. Ang very good kay Lord ay yung talagang ang puso ang nakikipag-usap sa Panginoon. Amen? Yung may malinis na puso. Amen? Kasi every time na talapit tayo sa Panginoon, hindi naman siya sa ating itsura eh. Alam na niya yung itsura natin, ano? Alam na niya, siya ang gumawa niyan eh. Amen? Yung isinuot natin, hindi niya, ano, kasi bigay niya yan eh. Bigay niya yung isinuot natin o anumang coloreting nilalagay natin sa ating mga mukha, di ba? Amen. O kahit gaano pa yung ganda ng ating pagkakagayak, tandaan po natin, sa puso pa rin nakatingin ang Panginoon. Amen. Okay. Pangatlo ay ito. Alam na ng Diyos ang tunay nating kailangan bago pa tayo manalangin. O bago pa natin hingin, alam na niya eh. Alam na niya. But kailangan din nating hingin kasi ano logic dyan? Ang logic dyan is ganito. Binibigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon na humingi o hindi. Hindi niya kusang ibibigay yan. Bagamat ginagawa niya yan most of the time. Pero gusto pa rin niya yung may kalayaan ka na hingin. Yung maibigan mo, yung gusto mo. Amen. Bagamat alam na yung Panginoon kung ano yung the best para sa iyo. Yung kailangan mo talaga. Pero tandaan po natin, gusto pa rin ng Panginoon, huwag pakialaman yung gusto mo. Ang tawag niya ng free will. Ayaw niyang pakialaman ang free will natin. Gusto niya malaya kang humingi kung ano ang ninanais mo. Amen? And number 4, eto mga kapatid. Mas mabuti ang ibibigay ng Diyos kaysa ating hinihingi. Yun ang maganda. Pag humingi tayo, mga kapatid, tandaan po natin, mas mabuti o mas masigit pa, greater yung kanyang ibibigay kaysa ating hinihingi. Kaya lang, syempre tayo bilang tao, hindi natin alam ang greater. Kaya minsan, nagre-reklamo tayo, humingi tayo ng ganitong bagay, pero hindi ganun ang ibinigay ng Panginoon. Pero later on, malalaman natin kasi alam ng Panginoon nga ang the best para sa atin. God knows what is best. Amen? Para sa atin. Kaya lagi niya sinasabi, paubaya lang kayo. Alam ko naman nila. Alam ko naman eh. Amen po. And number 5 ay ito. Sabi doon, may inaasahan siya pagkatapos nating magdasal. Yan. After na mag-pray tayo, may inaasahan po ang Panginoon. At yan ay malalaman natin mamaya. Amen po. Kaya mahalagang unawain po natin ang pagdarasal. At pahalagahan natin to. I-value natin ito ng mataas. Kasi ang ating pagdarasal ay laging communication natin kay Lord dyan. Kaya nga lagi sinasabi niya, pray unceasingly. Okay? Maliwanag po, lagi niya tayong pinagdarasal. Kasi yan nga ang ating communication, yung connection din natin kay Lord. So every time na magpipray tayo, kumukonect tayo.
Di ba? Kaya nga doon sa isang radio station, labi, dapat konektado ka. Di ba sabi ganun? Dapat konektado ka. Eh, kung nagagawa natin konektado sa mga radio station, dapat lagi tayong konektado sa Panginoon. Kung tayo namimintay natin lagi tayong may load para maging konektado tayo sa cellphone ng ating mga mahal sa buhay, dapat higit tayong laging konektado sa ating Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? Okay, ngayon, ang tanong ay ito, kaninong prayer ang kinalulugdan ng Diyos? Kaninong prayer ang kinalulugdan ng Diyos? Amen. Okay, tandaan po natin. As sabi ko nga sa inyo, kaya ang pamagat ng ating pagninilay ngayon eh, ang pamagat ay ang prayer na very good kay Lord. Ayan. Ano yung prayer? Alam niyo sa Bible, makikita ninyo lahat ng mananampalatayang talagang totoo ang pananampalataya at kinalugdan ng Panginoon, tinugon ng kanilang mga panalangin, higit pa sa kanilang inaasahan ay mga kapatid, true prayer, no? Yung mga lingkod ni Lord, talagang yung mga faithful kay Lord, kapag sila nag-pray, aba, talaga may mangyayari. Amen po. At higit pa nga doon sa kanilang inaasahan most of the time. Because God knows what is best and He can give us the best. Sabi nga sa Ephesians chapter 3 verse 20, sabi doon, sa Diyos na makagagawa ng higit pa sa kaya nating isipin. Higit pa sa kaya nating isipin. Amen? No. Kasi with God, nothing is impossible. Amen. Kahit pa ang tingin natin imposible, parang ayaw na nating hingin pa rin natin. Why? Because nothing is impossible with God. Amen. Okay, now, kaninong prayer ang very good kay Lord? At yung kalugod-lugod, ito. The prayer, number one is the prayer of a truly repentant person. Yung panalangin ng taong totoong nagsisi sa harapan ng Panginoon. Amen. Tingnan nyo ito. Sa Proverbs 28 verse 18, sabi, ang nagkukubli ng kanyang sala at hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So, kapag tayo ay nagsisisi, yung pagbabalik na pakinggan, kasi ang ibig sabihin ng pagsisisi, ito yung starting point na tayo ay nagre-reconcile sa Panginoon. Ibig sabihin, naamin natin na tayo nalayo at tayo bumabalik sa kanyang kandungan. Amen. So, dapat makita natin na lagi na every time tayo ay lalapit sa Panginoon, mananalangin tayo, see to it na nakapag-repent tayo ng totoo, nakapagsisi tayo, nakapagbalik-loob tayo ng totoo. At doon tayo kahabagan daw ng Panginoon. So pag nanalangin tayo, kalulugdan tayo ng Diyos. Natatandaan niyo ba sa King David? Si King David po, mga kapatid, ay nagkasala ng kasuklam-suklam kay Lord. Ano yun? Nung hari na siya, medyo nalunod siya sa kapangyarihan niya. Nung makita niya minsan sa beranda o doon sa terrace niya na mayroong babae na naliligo doon sa na napakagandang babae doon na tatanaw niya, mga kapatid. Yun po ay si Bathsheba. Si Bathsheba ay may asawa na. Ang asawa niya ay si Urias. At si Urias ay isa sa mga sundalo ni Haring David. Alam niyo, mga kapatid ko sa Panginoon, habang nakikipaglaban yung asawa ni Bathsheba doon sa gera o pakikipagdigma do sa pagtatanggol sa bayang Israel, ito namang si Haring David, sinamantala yon. Sinamantala, kumbaga sa ano, inabuso ang, hindi naman ni-rape, ha? Ibig sabihin eh, kasi hindi mo naman kailangan mag-rape pag ikaw yari ng panahon yun eh. Patatawag mo lang yan at hindi walang makakatutol sa iyo. Ganun ang ginawa ni Haring David. Amen? Hindi niya alam na hindi ikinalugod ng Panginoon yan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kapag ang siya pa naman tao, nagkasala, mga kapatid, at ayaw niyang aminin ang kanyang kasalanan, ayaw niyang aminin ang kanyang pagkakamali, hindi kagad siya nagbalik loob sa Panginoon, nako, lalo kang uudyo ka ng Diablo para gumawa uli ng isa pa uling kasalanan, maglulubog uli sa iyo.
at maglalayo sa iyo sa harapan ng Panginoon, at higit sa lahat ay magpapalayo sa pagmamahal ng Diyos. Amen. At ito yung po yung nangyari kay Haring David. Sa halip na nung kanyang kuhanin si Bathsheba, at yun nga, mga kapatid ko sa Panginoon, ginawa niyang sinipingan niya yung si Bathsheba kahit na alam niyang may asawa, at ito'y ikinubli pa niya. So, sa halip na siya'y mag-repent o siya'y humingi ng tawad sa Panginoon sa kanyang yung kanyang pagkakasala, alam niyo yung ginawa niya? Gusto niyang takpan ang kanyang kasalanan. Gusto niya pang ituloy. Amen? Anong ginawa niya? Inutusan niya yung kanyang yung pinuno ng mga army niya, at ang ginawa ay sabi, yung si Urias na asawa ni Bathsheba ay doon mo iligay sa front line para sa sigurado, doon sa siguradong siya'y mapapatay. Tingnan nyo, mga kapatid ko, para wala na nga naman sa gabal, masosolo niya si Bathsheba. Pero akala nga niya, hindi iyon nakikita ng Diyos. Kaya isang araw, ang Panginoon ay nagsugo ng isang propeta at sinabi sa kanya ang kasalanan niya. Kaya pala, mga kapatid, noong panahong yon, lagi na lang natatalo ang mga Israelita sa gera. Lagi silang, laging maraming namamatay niyang sundalo, mga kapatid, ay dahil doon sa kanyang kasalanan na yon. Alam niyo, noong ma-realize niya na siya'y nagkamali, nagkasala, sabi sa Psalm 51, mga kapatid, doon inamin niya ang kanyang kasalanan sa Panginoon. Humingi talaga ng tawad. Humingi siya ng tawad doon sa nagawa niyang kasalanan na inagaw niya ng ibig sabihin ay sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan ang asawa ni Urias, ito si Bathsheba, inagaw niya sa pamamaraang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Mga kapatid, nung nagsisisi siya ng lubusan, pinatawad siya ng Panginoon. At yung kanyang dalangin na protektahan siya at ang bansang Israel ay dininig ng Panginoon. Amen po. No? Muli siyang iniligtas ng Panginoon sa mga kaaway. Okay. Now, mga kapatid, natatandaan niyo rin ba ang yung eksena doon sa bundok ng Kalbaryo? Doon sa bundok ng Kalbaryo na kung saan si Jesus ay nakapako na may dalawang kasama na ipinako din sa krus. Mayroon doon, yung isa, tinutuya ang Panginoon. At ang sabi, kung ikaw ay talagang tagapagligtas, abay, kung ikaw talagang Mesiyas, iligtas mo sarili mo, iligtas mo rin kami. Pero sumagot yung isa na nakapako rin. At sabi niya, wala ka bang takot sa Diyos? Tingnan nyo, sabi dito. So, sa Luke chapter 23 verses 40 to 43, ito yung conversation eh, sabi. Ngunit pinagsabihin naman ito ng kanyang kasama. Ito yung nakapako din magnanakaw doon sa bundok ng Kalbaryo katabi ni Jesus, sabi. Ngunit pinagsabihin naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa na kasalanan. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Sinabi niya kay Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Ora mismo sumagot ang Panginoon. Tingnan nyo. Sabi niya ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. At answered prayer siya. Tingnan nyo. Iba yan, no? Pagka umamin ka ng kasalanan, ano? Yung prayer, iba talaga eh. May power. Isipin mo, wala na siyang kapag-aasa. Kumbaga sa ano, nasa dulo na siya ng lubid eh. Nasa dulo na siya ng lubid. Pero nung aminin niyang siya makasalanat, talagang may takot siya sa Diyos. Kinilala niya si Jesus bilang tagapagligtas. Dahil kung hindi niya kinikilalang kaya siyang iligtas ng Panginoon, hindi niya sasabihin yung alalahanin mo ako ha kapag nagahari ka na. Sabi, kaya sinagot kagad siya ng Panginoon eh. Bakit nga? Bakit daglian yung sagot ng Panginoon? Kasi mamatay na siya eh. Kaya gusto niyang marinig niya ang assurance na
Noon din ay isasama siya sa paraiso at ito ngayon naganap. Amen? Okay, so yun eh, tingnan nyo, talagang pinatutunayan ng Panginoon na kapag tayo nanalangin ng may pagsisisi, napaka very good dyan sa harapan ng Panginoon. Kung hindi very good, biruin mo ang hiningi niya more than pa. Diba? Hindi niya alam yung paraiso, hindi niya nga siguro na naiisip niyo, akala nga niya kahari ang ano lang eh. Pero ang ibinigay sa kanya, paradise, langit, kaligtasan. Amen? Ganyan kabuti ang Panginoon natin at tinatawagan. Pangalawa ito, alin ang mga dasal o prayer na very good kay Lord? Ito, the prayer of a person with unselfish and righteous intention. Yung panalangin daw ng isang taong hindi makasarili at matuwid ang intention. O, tingin nyo ha. Kaya suriin natin ang ating puso. Yung bang prayer natin ay prayer na hindi makasarili o prayer na hindi masama ang intention? Yan. Motibo? Tingnan natin. Sabi dito sa James chapter 4, verse 3. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin or motibo or intention. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ibig sabihin, pansariling kasarapan. Kaligayahan. Selfish ang motive. Amen? Natatandaan nyo si King Solomon sa 2 Chronicle chapter 1, verses 7 to 12. Pag binasa po ninyo yan, mga kapatid. Si Haring Solomon, nung maloklok siya sa kapangyarihan sapagkat wala na ang kanyang ama na si King David, ang pumalit ay ang anak na si Solomon. Alam niyo, noong mapaloklok si Haring Solomon, dumulog siya sa Diyos. Actually, siya ang kinausap ng Panginoon eh. Kinausap siya ng Panginoon. Sabi doon sa 2 Chronicle chapter 1 verses 7 to 12 ito, pakinggan niyo. Kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Wow, sarap nung ano, tatanungin ka. Actually, naman tayo naman, lagi naman tinatanong ng Panginoon eh. Anong gusto mo? Tinatanong lagi tayo ng Panginoon. Bakit? Natanda natin, concern ng Lord sa atin. Kahit sino pa man tayo, mahal tayo ng Diyos. Amen po. Sabi, at sumagot si Solomon. Sa verse 8, sumagot si Solomon, sabi doon, napakabuti ninyo sa aking amang si David at ngayon ginawa ninyo akong hari na kahalili niya. Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito? Tingnan niyo, ang hiningi niya. Biro niyo, kumbaga sa ano, name your price, parang ganun eh. Parang binigyan ka ng blank check, ikaw ang pinasusulat, pero ang sinulat mo, hindi para sa iyo. Tingnan niyo, ang sinabi doon eh, ang hiningi niya, kaya ngayon, sabi niya sa Panginoon, kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman. Knowledge and wisdom ang inihingi para daw mapamahalaan niya yung bansang Israel na napakalaki, yung bayan ng Diyos. Kita niyo mga kapatid, tingnan niyo, sumagot ang Panginoon. Mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon, hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Biruin mo, siguro kung tayo, ang hihilingin ng kagad natin eh. Kasi nga parang blank check yung ibinibigay sa iyo. Ikaw maglalagay ng amount. Amen? Pero anong ginawa ni Haring Solomon? Ang hiningi niya wisdom and knowledge para mapamahalaan niya ang bansang Israel. Hindi pang sarili, kundi pang buong bayan ng Israel. Amen? Hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ng iyong buhay. Tingnan nyo, karamihan ng ating dasal, eto eh, Lord, yung umaapi sa akin, yung taong ano, na, yung lagi na lang akong ganito, ginagawa ng ganito na ako'y pagod na. O, di ba, kung ano-ano minsan hinihiling natin. Minsan mali yung ating hiling, ano? Mga kapatid. Pero si Haring Solomon, ibang kanyang dasal. Amen?
Oh, kaya ang tindi ng kanya, ang sagot naman ng Panginoon, sa halip ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. At hindi lamang yan. So, ibig sabihin, bibigyan na niya yung wisdom and knowledge, ano? Yung karunungan, katalinuhan, ano? At hindi lamang yan, may dagdag pa. Bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanman ay hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi kakamtan ng mga susunod pa. Tingnan nyo, grabe, ano? So, more than pa nga ang ibinigay ng Panginoon doon sa kanyang hiningi. Bakit? Very, very good yung kanyang prayer, eh. Amen? Bakit? Prayer na unselfish at prayer na righteous ang intention. Amen? Mabuti yung intention, matuwiding intention, at hindi makasarili. Kapag ang ating prayer ay hindi pansarili, nako, magbasa po kayo ng Bible. Karamihan noong mga, lahat ng prayer ng mga nasa Bible na talagang unselfish, hindi makasarili yung kanilang hinihingi, answered prayer sila. Sa totoo lang. Amen? Oh. Okay, next is ito. Alin ang very good na prayer sa harapan ng Panginoon? Yung the prayer of a person with covenant. Yung prayer daw ng taong may pakikipagkasundo, yung may kasunduan kay Lord. May deal. Kumbaga sa ano, naalala ko nung ako noon eh, Lord, isolve mo lang ang mga problems ko nung bago-bago lang po ako sa Panginoong makakilala. Ang hiniling ko, Lord, isolve mo lang ang problem ko. Maglilingkod ako sa iyo habang buhay. Amen? Yun pala, alam ng Panginoon kung tutuparin mo o hindi ang iyong prayer, yung iyong kasunduan kay Lord. Alam niya eh. Tingnan niyo, dito kay Hannah. Sabi sa 1 Samuel, chapter 1, verse 11. Ito, may panalangin dito si Hannah. Si Hannah po ay isang baog. Ano? Siya po ay hindi nagdadalan tao. Ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, nagdasal siya. Doon sa templo, pumunta siya sa templo at nagdasal. Ganito po ang kanyang panalangin. Sabi sa verse, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang aking abang lingkod, ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Ibig sabihin, itatalaga. O, yung ibibigay daw, ay parang, Lord, bigyan mo ako ng anak na lalaki. Specific, ano, kanyang hiningi. Eh? Hindi niya sinabing, basta bigyan ng anak. No? Oh, kaya ganun dapat tayo, humingi tayo. Pag humingi tayo kay Lord specific, ano? Oh, kung lalaki, lalaki. Kung babae, kung babae. Amen? Pero but then, sabi ko nga sa inyo, si Lord pa rin nakakaalam ng masigit. Pero maganda, malay mo, ang gusto talagang ibigay sa iyo ay lalaki. Di ba? Oh, tapos hiningin mo naman ng babae. Amen? Eh, ang gusto pala ni Lord na ibigay sa iyo, lalaki, ano? Okay, but then, ito, mga kapatid, ha? Sabi doon, sabi ng Panginoon ay, alam nyo pagkatapos nito ay nagbuntis nga kaagad si itong si Hannah at nagkaroon nga ng anak. Alam niyo, bata pa yung kanyang anak, dinala na kaagad niya sa templo at pagkatapos inihandog na doon bilang tagapaglingkod. Amen? Yung pala, alam ng Panginoon kung tutuparin mo yung iyong pangako eh, yung iyong kasunduan kay Lord. Kaya makikita nyo, may mga tao na, Lord, tugunin mo lamang ang prayer ko. Nako, hindi. Lagi na akong narito sa simbahan. Maglilingkod ako sa simbahan. At makikita ninyo. At kasi our God is a God of covenant eh. Mahilig siya makipagkasundo. At kapag lagi naman siyang kasado, lagi siya sabi, okay! Sabi niya, okay, sige! Deal! Yan, Amen? Sabi niya, okay, sige, kasado yan. Amen? Okay. So, tingnan niyo sa Genesis chapter 28, verses 20 to 21, si Jacob naman, si Jacob. Si Jacob po, mga kapatid, ay dumaan sa isang sitwasyon na magulo. Bakit? Kasi may nagawa siyang masama doon sa kanyang kapatid na si Esau eh. Inagawa niya yung birthright. Ano? Kasi sa kanila, yung birthright, yung pagiging panganay, ay isang privilege
na talagang ikaw ay nakatalaga sa Panginoon. At talagang, kumbaga, so, ang daming pangako ng Panginoon sa kapag ang isang panganay ay nakatalaga sa Diyos. Amen? Ngayon, itong si Jacob ay hindi naman panganay. Pero dinaya niya yung kanyang kapatid na si Esau sa pamamagitan lamang ng isang mangkok, isang bowl na ano, na soup or lugaw yata yun, pagkain, ano, mga kapatid. At sabi niya, oh, gutom na gutom ka, gusto mong mabusog ka agad? Sabi niya doon sa kapatid niyang si Esau, ay siyempre, gutom na gutom yung isang nagtrabaho, sa bukid yata or nangaso yata, whatever. Sabi doon ay, pakanin mo na ako. Gutom na ako. Ay, ano muna? Kasunduan tayo. Ibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay. Nako, mga kapatid ko sa Panginoon. Ala, ay dahil lang sa isang mangkok na pagkain ay sige, ikaw na ang panganay. Ikaw na ang magmay-ari ng birthright o yung karapatan ng pagiging panganay. Yung mga privileges na yan, basbas ng ating ama na ibibigay sa alips na sa akin ay sa iyo. Nako, mga kapatid ko sa Panginoon. So, hindi niya alam na napakahalaga noon, mga kapatid. At dumating ang oras na ang basbas ng kanyang ama na si Isaac ay kay Jacob na pabigay. Nako, buhat noon, na-realize ni Esau na siya ay nadaya. Nagulangan siya, ginulangan siya ng kanyang kapatid, kaya wala na sa kanya ang birthright, ano, mga kapatid. Kaya noon pa, naku, nagtago itong si Jacob, ano, nagtago ito kung saan nagpunta at tinutugi siya ng kanyang kapatid. Pero isang araw, mga kapatid, doon sa paglalakbay niya, mga kapatid, na naginip siya at kinausap siya ng Panginoon. At alam niyo, mga kapatid, nakipag-covenant siya sa Panginoon. Ito ang covenant niya. Ang ibig sabihin ng covenant, nakipagkasundo siya, nakipag-deal siya kay Lord. Sabi dito, Genesis chapter 28 verses 22-21. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan at makakabalik muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong ito, alaalang ito, batong alaala, ibig sabihin yung batong na pinagpapatong-patong, parang ginagawang altar yun, mga kapatid. Sabi, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. Okay, magtatide siya. Ibig sabihin, ibibigay niya yung kanyang ikapo sa Panginoon ng lahat ng ibibigay na biyaya ng Panginoon. Alam ng Panginoon, nakita ng Panginoon, natutuparin nitong si Jacob ang pangako niya sa Panginoon. Yung kasunduan, yung deal, yung covenant. Alam ninyo, talagang ginawa ng Panginoon. Hindi na siya nagalaw ng mga tao, lalo na ng kanyang kapatid na galit sa kanya. Hinipo ng Panginoon ang puso at kalooban ng kanyang kapatid. Amen po. Sa totoo lang, sabi nga sa Bible, kapag ang isang tao daw malinis ang puso, kahit daw yung galit ng hari o ng kanyang kaaway ay napaglulubag. Amen po. Sabi niya sa Bible yon. At totoo nga naman, mahalaga kasi sa Panginoon . At ang isa sa very good na panalangin, yung panalangin ng isang taong may covenant, mayroon siyang kasunduan sa Panginoon. Subukan nyo lang ngayon. Amen? Ginawa sa akin ng Panginoon yan . Ginawa sa akin ng Panginoon. Alam niyang tutuparin ko na habang buhay ako maglilingkod sa Panginoon. In fact, talagang hindi na nga ako nagtrabaho, hindi na ako talaga naghahanap buhay. Inilaan ko na ang aking buhay para sa Panginoon. At salamat naman sa Panginoon, talagang tinutulungan din niya ako na magawa ko yung aking pangako sa Kanya na maglilingkod ako habang buhay sa Kanya. Amen po. Hanggang sa huling hininga ko, ang gusto ko nga, sabi ko nga sa gusto ko, ay doon ako bawian ng buhay kapag ako ay naghahayag ng mabuting balita. Yung talagang nasa time ako na naglilingkod. Amen? Ang sarap ng gawa. Kasi meron akong kaibigan na ganyan dati, mga kapatid, habang nagtotok siya,
doon siya inatake doon sa nabinuway ng buhay doon sa pulpito. Mga kapatid, nagtotalk siya. Kaya sabi ko, naku, yun pala naman, prayer din niya yun na hanggang sa huling sandali siya'y maglilingkod. Sinabi nung kanya mga mahal sa buhay na ganun daw ang prayer niya. Kaya ibinigay sa kanya ng Panginoon yun na siya'y naglilingkod, doon siya binawian ang buhay. Sabi ko, Lord, ganun din sana ako. Bakit? Sarap kaya naman sigurado mo na nasa state of grace ka ng mga sandaling ikaw ay bawian ng buhay ng Panginoon. Nasa state of grace, nasa ilalim ka ng biyaya ng Panginoon. Kasi biyaya po ang makapaglingkod sa Diyos. Amen? So, gawa na po kayo ng covenant o nakasunduan nyo kay Lord. Ha? Malakas ang prayer ng ganyan. Very good kay Lord yung prayer ng may covenant. O, number 5 ito. The prayer of a righteous person. Yung panalangin daw ng isang taong matuwid. Oh, sabi sa James chapter 5 verse 16 to 17, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sa English po ito, the prayer of a righteous person is powerful. Ang panalangin daw ng isang taong matuwid ay makapangyarihan, powerful. Si Elias, sabi sa verse 17, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para sa umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Alam niyo ang kasaysayang ito mga kapatid ko sa Panginoon ay doon sa Old Testament na si Elias, si Prophet Elijah. Mga kapatid, ay talagang tinutugis or naghahayag siya ng salita ng Diyos at ito'y nakarating do sa reyna ng kay Jezebel nang talagang tsaka doon sa isa pang basta yung mga matataas noon mga kapatid sa bansa na yon at talagang ayaw sa kanya kaya ang sabi niya sinasabi ko sa inyo ako'y mananalangin na hindi pumatak ang ulan for 3 years. At talaga na tinugon siya ng Panginoon. Powerful. Kasi itong si Elias ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Kinalugdan. In fact, mga kapatid, kaya masasabi natin na kinonfirm ng Panginoon na talagang matuwid ang pamumuhay, ang pagkataon ni Elias. Mga kapatid, sapagkat nung nag-transfigure si Jesus doon sa bundok, mga kapatid, natatandaan niyo po yung nagbagong anyo si Jesus. Ang kasama doon si Moses at saka si Elijah. Amen po. Oh, di ba? Patunay 'yon na talagang ang level niya is talagang high, sa harapan ng Panginoon, righteous sa harapan ng Panginoon. Amen. At ang panalangin daw ng isang taong matuwid. Ibig sabihin ng matuwid, simple lang, simpleng-simple na po naman 'yung ibig sabihin ng matuwid. Hindi baluktot, hindi liko-liko ang daan, hindi liko-liko ang pamumuhay. Amen. Ibig sabihin walang vision, walang matuwid na namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa salita ng Diyos. Amen? May takot sa Diyos. Ayun yung ganun yan eh. Amen. Tanungin natin sarili natin, tayo ba matuwid na sa harapan ng Panginoon? Nagdarasal tayo minsan, pero hindi naman tayo matuwid sa harapan ng Panginoon. Maring dingin tayo, pero ang assurance is, the prayer of a righteous person is powerful, katulad ni Elijah. Amen po? Okay. Next is ito. Number 6, ang very good na prayer sa harapan ng Panginoon ay ito. The prayer of a person with full of faith. Yung panalangin ng taong punong-puno ng pananampalataya. Amen po? Okay. Natatandaan niyo po ito mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi sa Mark chapter 9 verse 23. Sabi dito, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Sabi ng Panginoon ay, nothing is impossible to those who believe, to those who have faith. Yun. Walang imposible sa taong may pananampalataya. Natatandaan niyo po yung centurion sa Matthew chapter 8. Natatandaan niyo po yun. Alam niyo, grabe ang faith niya. Pumunta siya doon at sa paharapan ng Panginoon at sinabi niya, ang akin pong alila o aking alipin ay may karamdaman. Malubha po ang karamdaman. Kaya ako po ay nagpunta dito. At nawa
pagalingin niyo po siya. Sabi ni Jesus, sige, okay, sasama sa inyo at ipipray over ko siya. Pagagalingin ko siya sa inyong tahanan. Anong sinabi ni ano? Sinabi ng centurion. Ang centurion po, parang kapitan. Parang kapitan ng army. Yung pag sinabing centurion kasi, hindi bababa sa 100 yung kanyang pinamumunuan. Amen? So, in other words, nung panahong yun, mga kapatid ko sa Panginoon, aba, pag ikaw ay sundalo ng Roma, you are somebody. Matindi ka, may kapangyarihan ka na dala-dala. Pero, tingnan nyo, ang sinabi ni noong centurion, nung sinabing pupuntahan daw ni Jesus doon sa kanilang tahanan at ipapanalangin o pagagalingin yung kanyang katulong o yung kanyang alipin, ang sabi nung centurion na ito, wag na po, hindi po ako rapat dapat pupuntahan nyo. Sabihin nyo lang. Sabi, just say a word. Sabihin nyo lang at gagaling na ang aking alipin. Wow, sabi ng Panginoon, hindi pa ako nakakita ng ganitong katinding pananampalataya. Sige, umuwi ka na. Magaling na yung alipin mo. At nung oras din yun, gumaling yung kanyang alipin. Tingnan nyo. Bakit? Kasi yung faith niya sobra. Amen po. Sa Mark chapter 8, mayroon din ganun, mga kapatid. Yung sabi doon na, sabi ng Panginoon doon ay, naniniwala ba kayo, sabi ni Jesus doon sa pulubi or doon sa may ketong, naniniwala ba kayo mapagagaling ko kayo? Sabi noong dalawang lumapit, opo, naniniwala po kami. Sabi nga, tapos sabi ni Lord, mangyayari ayon sa inyong pananampalataya. O tingnan nyo. At noon din ay gumaling yung dalawa. Kasi nakita kong grabe yung pananampalataya. Pinaniwalaan nila na talagang sila'y paggagalingin ng Panginoon. Kasi may pangako ang Panginoon . Ano ba yung pangako ng Panginoon? Sabi ni Lord ganito sabi ni Lord mangyayari ayon sa inyong pananampalataya. Kaya nga sabi sa Mark chapter 11 verse 24, kapag kayo mananalangin, anuman ang hingin niyo sa panalangin, manalig kayo. Manalig kayong natanggap na ninyo 'yon at matatanggap nga ninyo. Amen po. Kaya 'yun sabi nga noong centurion, sabihin niyo lamang po at gagaling na yung aking alipin. Sabi ng Panginoon, wow! Hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng pananampalataya. Isipin mo, hindi ko na kailangan, kumbaga sa kung i-expound pa natin, hindi ko na kailangan magpunta doon at magpagod pa para puntahan pa siya. Talagang yung pananampalataya niya, sabihin ko lang, mangyayari na. At noon nga'y pinagaling ng Panginoon. Kapatid, kayo po na nadyan, nagninilay ng mabuting balitang ito, huwag niyong isipin na napaka-imposible ng inyong hinihingi. Basta't ito'y makakabuti sa inyo, tandaan po natin. Ito'y ayon sa kalooban ng Panginoon, tandaan po natin. Pag hindi kayo nag-aalinlangan, nanalig kayo ng lubusan, na yung ating panalangin mamaya, na sama-sama, ay diringging kayo, paghihimalaan kayo ng Panginoon. Paghihimalaan kayo upang lalo kayong sumampalataya, upang lalong mag-level up yung inyong pananampalataya na sa Diyos walang imposible. Mark chapter 9 verse 23, nothing is impossible to those who have faith, to those who believe. Amen? And number 7, ano ang very good na prayer kay Lord? The prayer of a humble person before the Lord. Yung taong kapag lumalapit sa Panginoon, nagpapakumbaba. Mababa ang kalooban. Amen? Yun ang very good na panalangin. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 34, ito sabi, ang palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. Yung daw mayayabang magdasal, mga kapatid, ay hindi kinalulugdan ng Panginoon, kinasusuklaman pa instead, mga kapatid. Pero yung daw mababa ang kalooban na lumalapit sa Panginoon, yun, mga kapatid, ang kinalulugdan ng Diyos. Yung mababa ang kalooban. Alam niyo, may mga tao, katulad sa Bible, sabi sa Luke chapter 18, verse 19, 9 to 14, mayroon kasing lumapit, mayroon nagdasal na isang pariseo at isang publikano. Alam niyo yun, na nagdarasal yung pariseo, nakupurin ang purin niya. Alam niyo, marunong siya magpasalamat, pero ganito ang pasalamat niya. Panginoon, salamat po. Salamat po, ako'y nakapag-iikapo. Hindi katulad ng iba. Salamat po, ako'y mabuti. Salamat po, ako'y naglilingkod. Salamat po, hindi ako magnanakaw na katulad ng iba.
Salamat po. Tingnan mo, marunong pasalamat. Pero itinataas niyo yung kanyang sarili. Amen. Ang pinupuri niya yung sarili niya. Oh. Kumbaga sa ano, parang sinasabi niya about, dapat lang na ako'y tugunin mo, Lord. Dapat lang kasi ako'y mabait. Kasi ako'y nag-iikap po. Kasi ako'y nagpa-fasting. Kasi ako'y nagsasacrifice. Kasi ako'y naglilingkod. Ah, tandaan natin. Tandaan natin. Kaya tatay, tumatanggap ay hindi dahil sa ating mga gawa. Tumatanggap tayo dahil sa kabutihan ng Diyos, sa kadakilaan. Dahil kung tayo po, kung ang titingnan niya ang ating pagkatao, wala pong pasado kay Lord. Wala. Kaya sabi niya sa Romans chapter 3, verse 23, walang taong pumasa. Amen? Walang umabot sa standard ng Panginoon. Kaya walang taong karapat-dapat sa answered prayer. Kaya lang may answered prayer kasi tapat ang Diyos at mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos. Kaya tayo tinutugon. Amen? Ay dahil nga tapat ang Panginoon. Kaya nagbigay siya ng mga paraan para tayo maging very good yung ating prayer. Para, ay siya ang nangako niyan. Siya ang nangako niyan. Kaya, tuto pa rin yun. Pero hindi dahil sa gawa natin kaya tayo tinutugod, kundi tapat ang Diyos. Amen po? Tingnan niyo, sabi doon sa verse 14, ano? Verse 14, mayroong publikano. Yung publikano naman, mga kapatid, ay nako, hindi nga makatingala sa langit kasi hiyang-hiya siya sa Panginoon sapagkat alam niya siya'y makasalanan. Kasi mga publikano noon, mga kapatid, ay yung mga sila ang kolektor ng buwis nung panahon ng ang nagahari sa Israel, nung panahon ni Jesus, ang nagahari noon ay ang bansang Roma. So, ang mga Israelita, doon nagbubuwis sa Roma. Ay nako, napakalaking kasalanan po yun kasi dapat sa bansang Israel na nagbubuwi. Eh, ito naman mga publikano, siya mga naniningil, pinapasobrahan pa, pinapahirapan. Kumbaga sa ano, nakiging kasangkapan sila ng sumakop na Roma sa kanila. So, instrumento sila, lalong naaapi ang mga Israelita na bayan ng Diyos. Kaya ang tingin ng mga Israelita sa mga publikano, napakarurumi. Amen? At aminado naman yung publikano na pumasok din sa templo na kasabay na nagdasal nitong pareseyo na isang very religious person. Amen? Yung mga pareseyo, yun yung mga kilala na sa lipunan na religyoso. Yun yung mga nagtuturo ng mga kasulatan, ng mga kautusan ni Moises, yung mga patakaran ng Panginoon, mga aral ng Panginoon. Amen? Pero, nung nagdasal yung pareseyo, ang itinatas niya yung kanyang sarili. Pero itong publikano, tingnan niyo ang ginawa ng publikano, dinadagukan niya ang dibdib niya. In fact, wala nga siyang sinabi eh. Amen? Pero doon sa verse 14, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Panginoon at hindi ang pareseyo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kuha niyo mga kapatid. Amen? Maliwanag po ba? Kaya, pag tayo ay nagdarasal, huwag niyo sasabihin, Lord, tugunin mo naman ako. Ako naman ganito eh. Ako naman ganyan eh. Ako naman mabait. Ako naman... huwag natin wala tayong magagawang mabuti kung wala ang kabutihan ng Diyos. Tanda natin, ano man nagawa natin mabuti, ang nasa likod niyan kung bakit nagawa natin ay ang Diyos. Amen? Say for example, tayo nakatulong, hindi tayo makakatulong sa iba kung hindi rin tayo binigyan ng Diyos ng pantulong. Ganun kasimple yun. Kaya wala tayong may pagyayabang. Kaya lagi sabi ng Panginoon, kung gusto niyo magmalaki, ang Diyos ang inyong pagmalaki. Amen? Sapagkat wala tayong pagmamalaki. Grasya lahat ng Diyos yan. And last ito. Alin ang very good na prayer? The prayer of a person who knows how to wait. Yung panalangin ng isang tao, marunong maghintay, hindi nagmamadali. Huwag nyo nga apurahin ng Diyos. Pag inaapuran nyo ang Diyos, ginagawa nyo siyang alipin. Pag inaapura natin ang Diyos, pinipilit natin na inaapura na, ibig sabihin, hindi tayo nakapaghihintay, ay, mga kapatid, tandaan po natin, ang gusto ng Panginoon matyaga. May timeline kasi ang Panginoon eh. Amen? Merong timetable, ika nga, ang Panginoon. So, dapat magpaubaya tayo sa kanyang plano at kalooban. Amen? May takdang panahon. Sabi doon sa Colossians chapter 4, verse 2, maging matiyaga kayo sa pananalangin. Maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. O, maging matiyaga daw sa pananalangin. Amen? Katulad nga nung sa Luke chapter 18, sabi ng Panginoon,
doon sa Luke chapter 18 verse 1, sabi doon, itinuro, isinalaysay ni Jesus ang talinhaga, ang isang talinhaga para turuan silang maging matiyaga sa pananalangin at huwag manghihinawa. Amen. Huwag mawawala ng pag-asa. Maging matiyaga daw. Ano ito? Yung panalangin ng sa Luke chapter 18 verses 1 to 8, sabi doon may yung panalangin ng babae. Ang example niya yung katulad noong babaeng balo na humihingi ng katarungan doon sa hukom. Amen. Ang ginawa ng babae, hindi siya huminto. Dire-diretso lang, balik siya ng balik doon sa hukom. Judge, sikasuhin niyo naman ang aking aking kaso. Sikasuhin niyo naman, please. Oh, tiyaga niya na nagbalik-balik sa doon sa hukom. At sabi ng Panginoon doon sa kanyang illustration, sabi niya, pero bandang huli, nasabi noong hukom sa sarili, baka ako yung abutin pa ng asar, babalik na naman dito yon, ang tiyaga-tiyaga niya, hindi siya nananawa, balik ng balik dito, kaya ibibigay ko na. Amen? sabi ng Panginoon ito, na ngayon, ipagkakait kaya, sabi sa verse 7, ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila'y kanyang paghihintayin, sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Ayan. Okay, mga kapatid. Tandaan po natin. Sabi doon nga medyo nagtatagal, pero answered prayer. Amen? Bakit nga? Mayroon sariling timetable ang Panginoon. Takdang panganahon. Yung tinatawag na kairos o appointed time. Amen po? Kaya sabi sa Psalm 37, verse 7, sabi doon, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaiingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umulad man sila. O, ibig sabihin, magtiyaga tayo na maghintay sa Panginoon. Mayroong takdang panahon ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Amen? Tayo ay magdarasal ngayon at ako'y naniniwala na tama itong ating prayer, itong ating topic. Marami nga yung pagagalingin ng Panginoon. Basta isinapuso lamang yung mensahe na yon. Sinapuso, hindi lang isinaisip ha. Isinapuso, hindi isinanguso. Isinapuso yung mensahe ni Lord. Sigurado yan, hindi tayo matitiis ng Panginoon. Tutuparin niya ang kanyang mga sinabi. Lahat ng aking diniscuss po sa inyo mga kapatid, aking pong i-share sa inyo ay hindi po sarili ko yan. Yan po ay binabasa ko sa banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan, sabi nga ng Panginoon, Numbers 23:19, akong si Yahweh ay hindi sinungaling na katulad ng tao. Kapag sinabi ko, gagawin ko. At kapag ipinangako ko, tinutupad ko. Amen? Okay, tayo lumapit sa Panginoon. Ihanda nyo rin yung mga tubig nyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Para i-bless ni Lord ang ating mga tubig at magamit ng Panginoon ang ating mga tubig. Amen po? Okay, ayan. Manalig tayo na with God, nothing is impossible. Amen? Ayan, dami na inilalagay dito. Praise the Lord. Manalig tayo. Tayo po lumapit sa Panginoon ng buong kababaang loob at manalig tayo na ang oras na ito ay oras ng biyaya at habag ng Diyos sa ating lahat. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever, the Lord says. Amen? Kaya lalapit tayo ng buong pananampalataya. Hallelujah! Panginoon, hallelujah, una sa lahat, inaamin po namin, Lord, marami kaming pagkukulang, marami kaming pagkakamali. Marami kami, Panginoon, na maraming sablay pa rin kami nagagawa. Lord, patawarin niyo po kami. Lalo, Lord, at yung mga taong nagkasala sa amin, pinatatawad na rin namin. Kagaya ng sinabi mo, na kinalulugdan mo ang puso ng isang taong nananalangin. Doon ka nakatingin sa puso ng isang taong nananalangin. Kaya naman lahat po ng karumihan na narito sa aming puso, Panginoon, ay sinusuko po namin sa tiningin namin ng tawad. Mahabag ka po, maawa sa amin. Wala po kaming pag-asa kundi ikaw. Wala kami may pagyayabang. Wala kami may pagmamalaki. Kayo po ang may kontrol ng lahat. Nasa inyo po ang lahat. Kayo may ari ng lahat. At ano mang pangangailangan namin, Panginoon, nasa kamay nyo. Ama, di man kami karapat dapat sapagkat alam po namin nga maraming kaming pagkukulang. Marami kang inaasahan sa amin pero hindi namin nagawa.
yung mga pagtitiwala mo sa amin, Panginoon, na sinira namin. Lord, patawarin mo po kami. Mahabag po kayo sa amin. Ama, alam namin, Panginoon, kung ang titingnan mo ay ang aming mga kasalanan, naku, lalo na kami hindi makakalapit. Pero narito kaming lumalapit ang may pananampalataya. Higit sa lahat, may pananampalataya sa Panginoong Yesus. Nananampalataya po kami na namatay siya sa krus para sa aming lahat, para kami paging dapatin ng Panginoong Yesus sa iyong harapan. Kaya Ama, nagsusumamo po kami alang-alang sa dugo at latay ng Panginoong Yesus na tinanggap sa bundok ng Kalbaryo sa kanyang pagpapakasakit 2,000 taon na nakalilipas. Alang-alang sa kanyang ginawa para sa amin. Lingapin mo po kami. Pagalingin, Panginoon, ang lahat na may karamdaman. Patawarin kami sa iyong mga kasalanan. Bigyan kami lahat ng kapayapaan, kapanatagan, Panginoon. Ano man ang karamdaman, sabi mo po, dahil sa iyong mga sa pangalatay ni Jesus, kami pinagaling. Sabi mo yan, Lord. Kaya kahit na po may cancer, may leukemia, o anumang malubhang karamdaman ng mga kapatid ko nakikipagnilay ngayon, nananalig po ako, Lord. Nananalig kami. Wala pong imposible sa inyo. Di ba sabi mo, Lord, kapag kami may pananampalataya, wala pong imposible. Mapangyayari ang lahat sa may taong may pananalig sa iyo. Kaya naman, ngayon pa lang nananalig po kami, hindi mo kami matitiis, hindi mo kami pababayaan, tutulungan mo kami, pagagalingin ang mga magkaramdaman, anuman ang karamdaman na yan, mula ulo hanggang talampakan, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Mga kapatid, manalig po kayong, kayo ay pinagagaling ngayon ng Panginoon, iyayakap kayo ng Panginoon, pinagagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Huwag niyo pong pahintulutan na yung negatibong kaisipan na ibinubulong ni Satanas ay inyong entertainment. Pinagagaling po kayo ngayon, pinagagaling po kayo, pumanatag po kayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Ama, lahat din po ng Lord na nga problema na dinaraanan ng aking mga kapatid, kami pinagkakaisa, lumalapit sa iyo pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ano man itong kaguluhan na ito, ano man itong problema, Panginoon, na nagpapabigat, nagpapahirap sa aking mga kapatid na nakikipagnilay sa akin sa mga sandaling ito, Panginoon, kahit sa YouTube, kahit sa replay, Lord, just the same, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, nariyan ka, kasama namin, Lord, at hindi mo kami matitiis. Tutulungan mo ang bawat kapatid kong naritong lumalapit sa iyo ng buong kababaang loob. Panginoon, maawa po kayo. At ano man ang pangangailangan ng bawat isa, Lord, hayaan mo pong ilapit ko rin si Brother Lawrence, Panginoon, si Sante. O Diyos, bigyan po siya ng trabaho na magsusustain sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pamilya. At Lord, loobin mo naman maging buong-buo ang kanyang pamilya in the name of Jesus. In the name of Jesus, alang-alang sa pananampalataya, Mr. Joy, in Jesus' name. Ama, nananalig kaming wala pong imposible sa inyo, walang mahirap sa inyo. Lahat ng mga pangangailangan namin, Panginoon, inaangkin na namin ngayon. In Jesus' name, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, bumubuhos ngayon dahil kay mabuti, dahil kay dakila, dahil kay mabagin, dahil kay ikaw ay mapagmahal, Panginoon, maawain at tapat sa iyong mga pangako. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. Holy Spirit, thank you. Thank you po sa iyong kapangyarihan. Thank you, Panginoon, sa presensya mo. Thank you sa paglilinis mo sa amin. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat po, Jesus. Ama, thank you so much sa ginagawa mong ito sa bawat kapatid kong kaisa ko ngayon sa pananalangin ito. In Jesus' name. Maraming pong salamat, Ama. Inaangkin muli namin ito. In Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen at Amen. Maraming pong salamat, mga kapatid, na nakipag-isa kayo po kayo. Huwag na po kayo mag-isip ng kung ano-ano, huwag na kayo. Ipumanatag po kayo. Sabi ni Lord, sabi na doon sa ating, ipanatag natin ang ating kalooban. Amen, sapagkat ang ating Diyos na pinagkakatiwalaan natin ay nariyan. Father God, idinadalangin din namin yung mga tubig, Panginoon, na inihanda ng aming mga kapatid, naming lahat. Lord, please, daluyan mo po ng iyong kapangyarihan, lalo ng pagpapagaling,
kapayapaan, kasiglahan, kapanatagan, higit sa lahat, bagong puso, bagong espiritu. In Jesus' name, amen and amen. Marami pong salamat mga kapatid. Manalig po tayo na tayong sandaling ito'y muli tayong kinahabagan ng Diyos, pinagpala. Amen po. God bless po mga kapatid. At loobin ng Panginoon sa susunod na Friday ayon sa kanyang kalooban. Amen po. Huwag niyo rin kasalilimutang i-share ito at mag-subscribe. At iyayain din yung ating mga friends na mag-subscribe. Naglilingkod na po tayo dyan. Amen po. God bless po.